Hello! Hello, kaibigan! Ang video natin ngayon ay isang reaction video. May nag-comment kasi doon sa video natin na bakit matigas ang ulo ng anak. Ngayon, mayroon akong napansin o nakitang video kanina. Kaya naagaw pansin ako at ang comment niya sa akin ay Bisaya. Eh, nagkataon na Bisaya si Mama Cherry. Kaya naggawa ako ngayon ng reaction video dito sa ating vlog ngayon. Bawal tayo magalit. Dapat magpasalamat tayo at merong nag-comment sa video natin, di ba? Doon sa video ko, ang dami talagang nag-comment at natutuwa ako. Pero na pansin ko talaga o nagbigay talaga ako ng wow doon sa comment kanina, kaya nagawa ako ngayon ng video. Kung ano man yun, yan yung pag-uusapan natin dito sa video natin. Pero syempre bago yan, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan i-click ang notification bell all ng subscribe button para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry, sa lahat ng yo-yo ni Mama Cherry. Subscribe na! Alam nyo, mga kaibigan, di ba ang video ni Mama Cherry puro yaw-yaw? Puro konting tips sa buhay-buhay. Doon sa video natin, meron lang talaga akong napansin kaagad na magandang comment. Bisaya ang sinulat niya. Medyo masakit ang binitawan niyang comment doon sa video natin. Kaya lang syempre, sabi ko, karapatan niya yun. Karapatan niya yun bilang isang magulang na ganun ang kanyang comment doon sa video natin. Sabi ko, medyo masakit kasi nga naiintindihan ko yung comment niya. Kaya lang, siguro talaga may rason kung bakit ganun ang kanyang reaction. Siyempre natuwa ako dahil sa dinami-dami talaga nang nag-react doon sa video kung bakit matigas ang ulo ng anak. Ang daming nag-comment. Siyempre sa mga comment na yun, 'di ba? Minsan ginagawan ko talaga ng video kagaya nitong gagawin ko ngayon. Etong gagawin ko ngayon, isang reaction video. Kasi nag-react talaga ako dahil naintindihan ko yung comment niya. Mamaya isulat ko dyan kung ano yung comment niya. Pero syempre, ang makakaintindi doon, yung Bisaya lang. Pero sabi ko, hindi tayo pwedeng magalit. Kasi karapatan niya yun bilang isang magulang. Hindi tayo pwedeng magalit. Dapat magpasalamat, di ba? Kasi yung comment niya, parang may kasamang sama ng loob. May kasamang, parang galit talaga. Pero karapatan niya yun. Karapatan niya yun bilang isang magulang. Kasi ang mga magulang talaga, iba-iba ang paraan natin kung paano natin disiplinahin ang ating anak. Iba-iba tayo ng paraan kung paano natin ituro ang tama sa ating mga anak. Minsan kasi, tayong mga magulang, kung ano yung ginagawa natin, ginagaya ng anak natin, di ba? So, doon talaga sa comment niya, sabi ko, aba, may problema yata itong taong ito sa anak niya. Baka malaki ang problema niya sa anak niya. Kaya naano talaga ako doon sa comment niya. Sabi ko, malaki ang problema ng taong ito. Baka talaga, bakit ganun ang, parang apektado talaga siya doon sa video na ginawa natin. Kaya, bilang isang magulang, sabi ko, iba-iba tayo ng paraan kung paano natin palakiin at ang ating anak. Nasabi ko talaga kanina, siguro itong nag-comment na to, talagang malaki ang problema niya sa anak niya. Baka mamaya, hindi na talaga niya makontrol o baka meron akong nasabi doon sa video na hindi niya nagustuhan.
Kung halimbawa, meron akong nasabi doon na hindi nyo nagustuhan, pasensya na po talaga. Sana itong video natin ngayon mapanood mo. At kung meron ka talagang hindi nagustuhan doon sa ginawa kong video, ako'y humihingi sa inyo ng pasensya at sorry. Kasi si Mama Cherry nagbibideo para magbigay ng konting tips sa buhay-buhay bilang isang magulang. Dahil hindi naman ako perpekto. Hindi ako doktor, 'di ba? Isang Mama Cherry lang. Pero bago ako gagawa ng video, nagre-research po ako. Kasi mamaya mali ang masabi ko. 'Di ba? Sabi ko nga hindi naman perpekto. Pero bago ako gagawa ng video, nagsi-search po ako or nagre-research po ako. Nanonood ako ng Google, nanonood ako sa ibang video sa YouTube tungkol sa mga anak para yung masasabi ko or yung iyaw-yaw-yaw ko dito sa video ko ay hindi ako magkakamali. Dahil yung sa akin, minsan ang mga sinasabi ko, yung mga realidad bilang isang Mama Cherry. Kaya kung meron man talaga akong nasabi doon na hindi mo nagustuhan, pasensya na. Pero sabi ko nga, iba-iba tayo ng paraan sa pagpalaki ng anak. Minsan kasi tayong mga magulang, kung ano yung mga ginagawa natin, ginagawa rin ng ating anak. Kasi minsan tayo ang idolo ng ating mga anak. Kaya karapatan mong magalit at nire-respeto ko kung ano man yung reaksyon mo. Kaya lang, parang napapansin ko siguro may malaki kang problema pagdating sa anak mo. Kung ano man yun, sana, huwag niyo pong ikakagalit kung ano man yung nasabi ko. Pwede naman po kayong manood sa ibang mga vlogger, sa ibang mga video, o kaya sa Google, kung paano natin, o paano ang tamang pagpalaki sa anak, kung paano ang tamang pagtuturo, o paano yung tamang magkaroon ng respeto ang ating anak sa kapwa. Kasi tayo bilang magulang, kung wala tayong respeto sa ating kapwa, sigurado na ang ating anak paglaki, wala din niyang respeto. Kung hindi tayo marunong dumisiplina sa ating mga anak, paglaki ng ating anak, wala din niyang respeto at hindi natin kayang disiplinahin. Mga kaibigan, eto talaga yung video ko, sabi ko, isang reaction video. Kasi natutuwa talaga ako na maraming nanonood sa video kong yun. Number one video ko talaga siya. Kaya nagpasalamat ako na marami ang nagko-comment doon. At kung may samamang kayo ng loob doon sa video ko, pasensya na po talaga. Kasi sabi ko nga, tayong mga magulang, iba-iba tayo ng paraan kung paano natin palakihin ang ating mga anak. Yung kay Mama Cherry, konting tip lang naman talaga yon, kung paano natin disiplinahin, kung paano natin turuan ang ating mga anak para paglaki nila ay maging masunurin silang mga anak na may respeto sa kapwa. At talagang meron silang yung takot sa Diyos, 'di ba? Importante din 'yun. Maraming paraan bilang isang magulang kung paano. Kaya sana po itong video ko ngayon, sana napanood nyo. Kaya lang Bisaya kasi siya, naintindihan ko. Medyo sabi ko nung nabasa ko, boom. Pero okay lang, huwag ka mag-alala, hindi po ako nagagalit. Medyo nag-react lang po talaga ako kasi talagang tusok. Pero okay lang po yun. Karapatan niyo po yun na magsabi ng ganun sa akin. Parang sabi ko, wow, di ba? At least, nag-react ka sa video ko. Ibig sabihin, napansin mo ang aking video. Yun lang po. Sana po talaga, mga kaibigan, kung meron talaga kayong reaksyon, wag na wag kayong magalit or wag na wag po kayong matakot magsabi diyan sa comment section. At karapatan po natin ang maglagay
or karapatan natin sumulat kung ano man ang gusto nating iparating. Dahil alam niya naman si Mama Cherry, mahilig magyaw-yaw, mahilig makialam sa buhay-buhay na para lang sa ikakaganda ng ating mga anak. Dahil alam niyo naman, sabi ko, hindi ako perpekto. Pero syempre, bago ako magsabi, bago ako mag-video, nanunood din po ako or nagpinag-aralan ko din po ang aking mga sinasabi. Yun lang po. Thank you po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. At kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, wag na wag sanang kalimutan. I-click dyan ang subscribe button. Sama nyo na po ang notification bell all para updated kayo sa lahat ng yaw-yaw ni Mama Cherry. At meron pa pala ngayon lang bago ako nag-umpisa nag-video kasi sabi ko nga, marami talagang nag-comment doon. Merong nag-comment naman, ngayon lang, panibagong comment. At medyo maganda din ang comment niya doon sa video na yon kung bakit matigas ang ulo ng anak. Yun po ang gagawin natin uli dito sa susunod natin na video. Pagkatapos nito, meron tayong kasunod. Tungkol din po yun sa sasagutin ko yung bakit matigas ang ulo ng anak. Yun lang po. Thank you. Bye-bye.